Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, buo ang pag-asang haharapin ng mas nakararaming Pilipino ang papasok na taon. Ito'y ayon na rin sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa survey na ginawa mula December 12 hanggang 16, ginamit ng SWS ang tanong na ang darating na taon ba ay inyong sasalubungin ng may pag-asa o may pangamba. Nasa 93% ang nagsabing buo ang pag-asa nila na magiging maganda ang pagpasok ng taon sa kabila ng pandemya. Mas mataas ito kung ikukumpara noong isang taon na umabot lamang sa 91% at bagamat mas mababa sa 96% noong 2019. Wala pang nakikitang dahilan ang Interagency Task Force o IATF para itaas ang alert level sa bansa kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 nitong mga nakalipas na araw. Sa halip, umapila si Interior Secretary Eduardo Anyo sa publiko na sumunod sa minimum public health standards upang maiwasan ang super spreader events lalo ngayong holiday season. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang independent monitoring group na Okta Research sa muling pagtaas ng COVID-19 cases sa mga nakalipas na araw, partikular sa National Capital Region o NCR. Kasabay nito ang panawagan ng grupo na maging maingat at siguruhin na sumusunod sa safety protocols. Base sa datos ng DOH, araw ng Miyerkules, December 29, nakapagtala ng 889 na bagong kaso ng COVID-19 mula nang bumaba ito sa higit 200 lamang. Ilalabas ngayon ng Philippine Post Office ang bagong postage stamp kasabay ng paggunita sa 125 taon ng kamatayan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. May temang Rizal para sa agham, katotohanan at buhay. Makikita ang larawan ni Rizal tungkol sa kanyang buhay, gawain at pagkabayani. Ayon sa PhilPost, bahagi ito ng pagkilala nila sa mga Pilipinong alagad ng sining at likha sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang postage stamp ay disenyo ng graphic artist na si Israel Vio at Eunice Dabu at ibebenta sa halagang 12 pesos bawat isa. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Sa pagkamatay ng top NPA leader na si George Madlos o Kaoris, ito na ba ang magiging sagot sa pagtuldok ng armadong pakikibaka sa Pilipinas? Malaking dagok sa hanay ng CPP-NPA, NDF, ang pagkamatay ni Kaoris. Kailangan natin talaga man-neutralize sila. Ngayong Sabado, samahan ang Batikang broadcaster na si Cesar Soriano sa pagsiyasat sa mga karasang inihasik ng mga komunista sa pamumuno ni Kaoris. Gaano pa ba kalakas ang natitirang puwersa ng NPA? At paano nakatulong ang top military secret sa pagpabagsak sa pinakamataas na leader ng New People's Army sa bansa? Suplong, The Fall of Kaoris. Magandang gabi, Pilipinas. Pangarap ko makita yung mga tao dito sa Barangay Laog na may pupuntang simbahan para mas lumapit yung pananampalataya nila sa Diyos. Kalakip ng bawat tungkulin ang maghatid ng pagbabago. Para sa isang sundalong ito, isang mabigat na misyon ang nakaatang sa kanyang balikat. Alam ho namin na hindi naman perpekto ang gobyerno, pero kaya andito ho kami para gampanan yung mga pagkukulang. Ito po. Ngunit ang pagganap sa kanyang tungkulin ang magiging mitsa ng apoy mula sa kalaban. Kailangang masampulan natin yung mga sinungaling na sundalong yan. Makikita nila ang hinahanap nila. Yan ba yung sinasabi natin na hinahanap yung karapatan na ngayon nangyari ito? Nasaan ang karapatan? Sa isang natatanging pagganap ni Jerome Ponce, kilalanin ang magiting na sundalong si Corporal Frederick Villasis mula sa Capiz. Tunghayan ang iniwan nitong marka at alaala sa pamayanang itinuring niyang tahanan. Buhay man ang kapalit. Issue 1-on-1.
At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.